pag may mga lumilipad, as in paro-paro, nag-spray tayo. Pero alam mo ba natin na hindi ang paro-paro ang peste, kundi yung uod. Pagka-itlog, nang itlog siya, hindi pa siya peste. Paro-paro siya, lalong hindi sa peste. Nandyan lang siya, lilipad-lipad lang. Yung peste, yung uod. Pagkapisa sa itlog. Gano'ng kabilis ang uod na kakapasok sa isang halaman? Mabilis. Seconds lang o. So, kailan ka mag-spray? Segundo lang. Nakatago na ang mga uod na yan. So, yung mga breeders, ginagawa nila dati, pinapatibay nila yung tangkay ng upuno ng palay para hindi raw makapasok yung mga uod o mga uod na steam borer. Yun lang naman ang peste sa palay, steam borer eh. Sa mga nanggaling sa paro-paro. Paro-paro po pag-usapan natin. Okay. Yung paro-paro ng itlog, naging uod. Yung uod, yun yung peste. Hindi lahat ng paro-paro, peste. Hindi lahat ng uod, peste. Okay. Pero, yung steam borer ang pag-usapan natin. Yung steam borer, kung matibay ang puno, kailan umatake? Diba? Dalawang beses lang yan. Pag ganitong edad, atake yung steam borer, yung uod ng paro-paro na yun. Ang magiging damage, dead heart. Ano yung dead heart? Matay yung... Yung alam niyo naman yun, sure ako, alam niyo yun. Alam niyo yun, yung dead heart, yung talbos, pag binunot mong yan, ang putol. Atlanta, dead heart yun. Sino may kasalanan? Uod ng steam borer. Nasaan yung steam borer? Nandun sa pinakapuno ng tangkay na yan. Isprayan mo sa maaaraling ispray mo. Saan natin ibabaw lang? Paano mag-ispray ang mga labor natin? Paano sila mag-ispray? Di ba bilis-bilis? Siwas lang. Bilis-bilis? Wasi-wasi-was lang ganyan? Sir, tapos na po. Ang bilis. Isang litro, naubos na. Magkano isang litro? 1,800, 700. So, anong kinontrol? Wala. Hangin. Hindi naman nakarating doon sa uod yung in-spray. Sa totoo lang, eh. Andyan lang sa ibabaw ng dahon, eh. Lalo pa kung yung boom natin, sobrang hindi fine. Hindi mapino yung tarsik. Parang imagine yung malaki, yung ambon o yung ulan. Yung ambon, kakapit sa dahon. Yung ulan, pagpatak, diretso sa lupa. Kasi mabigat. Usually, check natin yung sprayer natin. Ulan ba siya o ambon? Pag ulan siya, nagluluko lang ho tayo talaga. Huwag na nating paliguy-liguyin. Nagluluko lang ho tayo. Ang sabi, ambon o ulan, nandun na tayo sa uod. Nasa simbore pa rin tayo. Bukuha sa paligo. Yung uod na yun, sa ganitong edad, magiging uod na malaki, mapipisa, magiging paro-paro rin. Lilipad-lipad na naman dyan. Dalawang cycle ang steam borer na nagkakaroon sa palay. Pag panahon na nagbubuntis na siya, yung uod na ilitlog ng paro-paro, magiging uod na ulit. Panahon na nagbubuntis, yung uod na yun sa halang 20 seconds lang, nakakapasok sila sa puno ng palay. Okay. Kailan ka mag-i-spray? Diba nga, daming paro-paro. Eh, wala pa naman ang uod dyan, paro-paro pa lang nga eh. Pero nag-i-spray ka na. Natapa muna isang ito ng pagbunta. Sayang ka na agad, 1,000. Sir, ang dami pa rin damage. Siyempre, nakakaroon ng mga white heads. Spray ka na naman. Nasaan ang uod? Ando na sa ilalim. Pag ang palay mo ay may bunga na, nagka-white head na, nagka-uba na, pag binunot niyo yung tangkay na yun, at sinundan niyo yung mismong puno yun, mabuti niyo talaga, bahali niyo hanggang ugat. Bulat natin, buksan niyo yung puno niyo, ang uod nandun sa kapuno-punuan. May balot pa siyang parang sapot yung nagagawa. Na hindi talaga siya na kahit isa-usun yung tangkay ng palay na yun sa chemical, hindi siya mamamatay. Kasi meron pa siyang, nakabalot pa siya ng parang sapot ng nagagawa. May web pa siya. Naka-wax pa siya. Naka-sin siya. Double protected siya. Bulletproof. Ano ngayon na in-spray niya? So, dalawang beses ka nag-spray. Nung bata pa, na naging dead heart ang palay, nag-damage sila. Daming mga ito yung talbos. Okay lang mo yun. Kasi sa ganitong edad, oh, ang bawat talbos na natuyo, napapalitan ng mas maraming suwit. Napapalitan ng mas maraming suwit. Ang bawat talbos. Yun ang tinatawag na plant condensation. At kung sakali naman ho na may bunga na yung palay, nagkaroon ng whitehead, yung ubad na bunga, yung lahat ng uhay na yun, na sa halip ay naging palay, yung sa halip naman ng timbang na yun, napupunta doon sa mga panicles na tinalipan. Dadagdag ang timbang na yun. Doon ba nakapag-pinsit? Nakapag-pinsit yun, ho? Okay lang. Okay lang, ho.